Ang bubuyog ay nagiging agresibo kapag nakakaramdam ito ng banta sa kanilang pulutong. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay magkakasama sila sa kanilang lungga sapagkat nahiwalay sila upang maghanap ng pagkain. Marami rin na natatakot dito sapagkat nakakatibo ito na maaaring maging sanhi ng pamamaga o pagkakaroon ng sakit tulad ng lagnat. Ngunit nagtataka ka ba kung bakit nga ba namamatay ang mga bubuyog kapag nakatapos sila mag-sting? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa pinakadirektang eksplanasyon at pinakamaliwanag na eksplanasyon. Kapag ang bubuyog ay nakatapos mag-sting, ito ay namamatay sapagkat ang stinger ng bubuyog ay gawa sa dalawang barbed lancets. Kaya naman, kapag nakakagat ang bubuyog, ay hindi nito agad maaalis ang tibo. Iniiwan nila hindi lamang ang tibo, kundi pati na rin ang bahagi ng digestive tract kung saan nagaganap ang pagtutunaw, muscles, pati na rin ang nerves, dahilan kaya sila ay namamatay. Tandaan na hindi lahat ng bubuyog ay may sting, tanging babae lamang ang may sting at ang mga lalaki ay wala. Ngunit ano ang gagawin mo kapag nakagat ka ng bubuyog? Ayon sa mga eksperto, kung ang stinger ay nananatili sa iyong balat, alisin ito sa pamamagitan ng pag-scrap sa ibabaw gamit ng isang piraso ng gasa. Huwag gumamit ng mga sipit upang alisin ang stinger dahil ang pagpisil nito ay maaaring magdulot ng mas nakakaraming lason, hugasan ng tibo, ng sabon at tubig, at sa huli ay maglagay ng cold pack para mabawasan ang pamamaga. Minsan, napapaisip na lang tayo kung nakakatakot ba sila o sadyang ang tao lamang ang lumilikha ng panganib.